I'm Meg. It's me, your Emmett TV. Naisipan namin mag-vlog, and ang vlog namin ngayon is question. Today's video, guys, naisipan namin magmukbang habang magka-question and answer kami. Yun! Question and answer pala! Ngayon na nga, guys, so naisipan namin mag-question and answer. Yun yung kanina ko pa kasing gustong sabihin. Hindi ko masabi hanggang question lang ako, so... Bakit ba? Ano bang sa isip mo? Question and answer with mukbang. And dahil rainy days ngayon, naisipan namin mag-order ng laksa. Ayan, ito yung ating laksa. And habang nagko-question and answer tayo, ito yung ating kakainin. Ayan. Saan mo ba in-order ito, Ma'am Meg? Actually, in-order ko siya sa Yummy Rose Kebabs and Laksa. Ayan. Yummy? Yes. Itsura pa lang naman, yummy na. Actually, guys, isa lang yung in-order namin. Isang order lang. But, good for two person na siya. Ayan. So, this is the Yummy Laksa Sarawak. The only Laksa Sarawak here in Metro Manila. So, nagka-question and answer kami is kakain kami ng favorite namin pagkain na laksa. So, sino yung na magtatanong sa atin? Dahil gentleman ako, pato ba topic na? Dahil nanalo ka, ako yung una magtatanong. Tag 3 questions. So, pag di ko nasagot, pag ayaw ko sagutin, kakain ako. Hindi naman, kahit anytime. Kakain na lang ako. Gusto ko nakakainin eh. Pag magkita tayo mag-question and answer, magmukbang na lang tayo. Okay, my first question. Ito dapat wag honest naman, lang ha. Sa akin lang, pag question and answer, huwag naman tungkol sa past. Past na yan, utang na loob. Pag past, past na yan, guys. Looking forward tayo. Diba? Okay. Una, titignan ko muna ito dahil natatakam na ako dito bago ako mag-question. Nag-intip mo na ba? Yes. Haluin mo muna kasi yung taste niya, dapat nakahalo siya sa sabaw. Parang may amoy siya ng ano, ng chicken curry. Actually, authentic ito, laksa ano, siya. Saluin lang natin, guys. Yes, saluin lang natin. Ang mabuti. Alam mo, sobrang bango nito. Amoy pa lang, alam mo nang masarap siya kasi may siya taste siya. Sarap. Sarap ba? Ang pinis mo sarap. Tukwa ba yun? Sarap. Tikma mo. Parang siyang ano, squid balls. Ang sarap yung sabaw. Sobrang authentic. Kung magkakaroon tayo mag-question and answer, mukbang na lang. So ito yung first question ko. Dahil sa sobrang sarap ng laksa na to, ano yung pinaka-gustuhan mo sa akin bilang mag-asawa na tayo? So ang tanong niya, guys, kung ano yung nagustuhan mo sa kanya ngayong magkasama kami, mag-partner na kami. So syempre, nung mag-jowa pa lang kami, na-starstruck ako sa ganda niya, nahulog yung brief ko. Nagustuhan ko sa kanya, guys, which is meron siyang pagkilala sa Diyos. And aww, yun yung pinakagustuhan ko sa kanya kasi pag ang isang babae, guys, ay may takot sa Diyos or may pagkakilala sa Diyos, syempre takot pa rin yan, makakagawa ng pagkakamali. Pero alam niya yung magagawa niyang mali, kaya hindi niya nitutuloy. So yun yung nagustuhan ko sa kanya. So ano yun? Wow. Basic. Actually, hindi ko in-expect na yun yung isasagot mo. So, ikaw naman yung magtanong. Langgala ng tanong mo. Bukod sa wala ka ng choice sa akin. Bukod sa wala ka ng choice sa akin, di ba? Ano ba yun? Wala akong may tanong. Wala na akong choice talaga. Ang tanong ko eh, meron ka pa bang hinahanap sa isang lalaki na hindi mo nakikita sa akin? Ano yun? Thank you for that very good question. Actually, alam niyo, wait, guys. Wait, kakain mo na ako. Sige, habang inaantay niyo ang sagot ko. Actually, guys, advice ko lang sa inyo, bilang experience na rin sa aming mag-asawa. Asawa lang! Ha! Bilang sa aming mag-asawa at sa haba ng taon na namin rin magkasama, na-realize ko, guys, na kung ano yung pagkukulang mo sa partner mo, huwag mong hanapin sa iba. Kumbaga, huwag mong hanapin yung pagkukulang ng partner mo. Ang tignan mo is yung kung ano yung meron siya. Huwag mong hanapin yung wala siya.
Ganon. Para hindi mo nahanapin sa iba. Diba? Kung ano man yung pagkukunan ng partner nyo, huwag niyong pansinin. Kung ano yung kaya niyong ibigay, yun yung appreciate nyo. Oh. Diba? Ganon. So my second question is, ano naman yung pinakaayaw mo sa akin bilang ngayong mag-asawa na tayo? May mga ayaw talaga tayo sa babae. Yung pagkatoyo niya, yung pagkamaldita niya, inborn na yan, legit na yan. Pero, ang iisipin mo lang talaga, bale, kung paano hindi siya totoyo eh. And then kung paano hindi siya yung way na magiging ayaw mo siya. Pero, syempre, tao lang din tayo, no? Madating talaga sa punto na may kinaayawan ka talaga. Ang ayaw ko lang sa kanya, guys, yung pag tumataas na yung boses niya. Medyo napapataas na yung boses ko. So, yun, nagkakantaan ako. yun lang talaga yung pinakaayaw ko sa kanya. Pag medyo yung konting simpleng bagay na, ho! Kung ano yun na, guys. Meron yun. Siyempre, hindi siya papatala. Medyo na na yan, guys. Ano? Ho! So, yun ang sagot niya. My second question, paano ka nakakatiis sa ugali? Balitan yata paano dapat paano mo. Talaga ba? Ano ako nakakatiis sa ugali mo? Actually, sobrang haba talaga ng understanding ko, ng pasensya ko sa pag-intindi ng ugali niya. Sa point na parang nasanay na ako na ganun siya, kaya pagka ganun na yung ugali niya, parang dead man na lang ako, hinahayaan ko na lang. Kasi kesa mag-away, diba? Tsaka pag nag-away tayo, parang saglit lang, no? Tapos maya-maya bati na tayo. Mm-hmm. So, my third question to you is, okay lang ba sa'yo na ayoko na mag-baby ulit? Na sinis lang yung baby natin? Okay lang ba sa'yo yun? Wala lang, naisip ko lang. Bali parang tinatanong niya kasi kung okay lang ba na hindi na kami mag-baby? Actually, itatanong ko rin kasi yung dapat. Yun yung third question ko. Hindi mo naman mapipigilan yung will ni God na kung bibigyan ka ng anak. Kasi sa panahon ngayon, guys, talagang ang hirap magkaroon ng anak. Mahirap magbuntis sa panahon ngayon. Hirap magpalaki ng anak, alaga ng anak kasi lalo na dalawa kayo ng trabaho. Pero, napakahirap para sa anak namin na nag-iisa na wala siyang kasama pag wala ka. Balang araw, wagahanap yun ang kabagay. Sa akin, okay lang naman na nag-iisa yung anak para maaruga namin, maasikaso namin ng maayos, maalagaan namin, mapalaki lalo yung pisngi. Tatawad. Siyempre, yun nga, okay lang naman sa akin. Pero kung ano yung kaloob ng Diyos, kung bibigyan kami ng blessing ulit, eh, why not, di ba? Equal. Yes na kung ipagkakaloob ng Diyos. Okay. Blessing yan, marami nga yung iba dyan. Kung kani-kanino sumasayaw, kung kani-kanino pumupunta para hindi, I mean, kasi di ba totoo yun, may mga tao na pumupunta sa ibang sayo kasi yung naisip ko. Kaling ka kasi sumayaw, kaya ayan, nakabuko tayo. We love God. Pero sa akin, okay lang naman isa, or dalawa, or 24, 5. Grabe na yun. Baboy. Ano yung third question? My third question is, anong naiisip mo na pwede nating i-business? Kasi looking forward, guys, pagiging isang vlogger, sa pagiging isang influencer, sa pagiging isang nagtatrabaho, ano ba yung pwede mong i-business natin? Ang naiisip ko talaga is... Ako naiisip ko, alam mo. Ano? Sige, naiisip ko muna. Siyempre, milk tea and chicken wings. Dahil milk tea is my favorite and yung chicken wings is favorite mo din naman. Dahil parang araw-araw ata, kahit chicken wings ang ulamin mo is okay lang. So... Diba, kung ano yung love natin, parang yun lang din yung i-pursue mong maging business. Kasi, once na nag-business kayo, guys, kailangan kung ano yung passion nyo, kung ano yung gusto nyo, yung dream nyo, yun dapat. Hindi yung, dahil ito yung trending, ito lang yung i-business natin. Kasi, ito yung uso, ganyan. Hindi ganon. Kasi, yung eagerness mo dun sa isang bagay na yon na i-pursue, mawawala kung hindi yun yung pinakagusto mo talaga. So, kung ako, kunwari, gusto ko talaga is milk tea. So, milk tea shop talagang araw-araw akong gaganaan magbukas ng tindahan dyan at ako lang din yung customer na bibig. Yun ang isang kinakatakot ko dyan. Kasi napaka-addict sa milk tea na ito. Kaya dapat kung ano yung pinaka-gusto nyo, yun yung i-business nyo, yun yung i-push nyo. Sarap pa ng buta. Dahil dun talaga kayo mapupush sa business na yun. Diba? So yun na nga guys, na nagkakaina na itong aking mag-ama. And sana nagustuhan niyo itong aming question and answer version with a mukbang of yummy! Yummy-licious! Yes, yummy-licious! Rose milk, kebab, and
Laksa. The only Laksa sa Rawak here in Metro Manila. So guys, kung gusto nyo order nito, matabang busy sila sa paglamor ng Laksa. Yummy, baka naman, bitin kami. Food review ko na rin dito guys sa pagkain ng Yummy Laksa is more on creamy na siya, juicy siya na alam mo yung tipong pwede ka magkanin. At paglaksa talaga, sa sabaw nagkakatalo. Diba? Kung gusto nyo rin umorder ng ganitong food, ilalagay na lang namin sa description box below ang links ng Yummy Rose Milk Kebabs and Laksa. Yan yung Facebook page nila and Instagram. Kung nagustuhan nyo itong video na to, just give us a thumbs up. Comment, share, like, subscribe sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Bye! Bye-bye!